Kumusta mga kaibigan? Ngayon pag-usapan natin ang isang sakit na kung tawagin ay rabies. Ang rabies ay isang viral disease na sanhi ng pamamaga ng utak sa mga tao at iba pang mga hayop. Ang mga maagang sintomas ay maaring isama ang lagnat at pamamanhid sa lugar ng kagat ng hayop. Ang mga sintomas na ito ay sinusundan ng isa o higit pa sa mga sumusunod na sintomas katulad ng marahas na paggalaw, walang tigil na kaguluhan, takot sa tubig, kawalan ng kakayahan na igalaw ang mga bahagi ng katawan, pagkalito at pagkawala ng kamalayan. Kapag lumitaw ang mga sintomas na ito, ang resulta ay ang nagbabadyang kamatayan. Ang tagal ng panahon sa pagitan ng pagkontra ng sakit at pagsisimula ng mga sintomas ay karaniwang 1 hanggang 3 buwan. Ngunit maaring mag-iba mula sa mas mababa sa 1 linggo hanggang sa higit sa 1 taon. As a medical professional, I just want to share my knowledge about rabies. Subukan ko pong itagalog lahat para maintindihan ng nakakarami. Marami kasi akong nakikita, nababasa at nagtatanong tungkol sa rabies. Hindi lahat pero karamihan o marami na rin akong nababasa na nagbibigay ng kanya-kanyang opinyon. Ngunit mali. Kung nakagat daw ba sila, ano ang gagawin? Kapag nakalmot, may rabies ba? Una sa lahat, ang rabies ay hindi innate or inborn. Ibig sabihin, hindi lahat ng aso pagkapanganak ay may rabies. Hindi lahat ng tuta ay may rabies. Hindi rin totoo na mas malakas ang rabies ng mga tuta kaysa sa adult na aso. Ang rabies ay isang virus na kung tawagin ay rhabdovirus. Magkakaroon lang ng rabies ang isang tao kapag nakagat ito ng rabid na aso, pusa, raccoon o paniki. Hindi totoo na sa maduming lugar tulad ng basurahan o bulok na pagkain makukuha ang rabies. Ang aso na may rabies ay may taning na ang buhay na hindi lalagpas ng 2 linggo. Kaya namamatay ang aso na may rabies dahil infected na siya ng virus at umakyat na sa utak. Kaya nauulol ang aso kapag may rabies dahil dito. Walang katotohanan yung mga kapag namatay ang aso ay dahil nakagat siya ng tao at nailipat ang rabies. Ang asong may rabies ay mamamatay at mamamatay kahit makagat ng tao o hindi. Walang kinalaman ito sa pagkagat sa tao. Ano ang dapat gawin pag nakagat o nakalmot ng aso? May rabies din ba ang mga kalmot? Pwede bang gamitin ang bawang sa rabies? Alamin natin ang history ng aso natin. Kapag alaga natin ang aso at sa bahay lang at hindi asong dala, at nakagat o nakalmot dahil sa harutan, most likely wala itong rabies. Tulad ng sinabi ko, hindi inborn ang rabies sa aso. Ang unang dapat gawin ay hugasan at sabunin ang area ng nakagat para maiwasan ang infection. Infection ng mikrobyo na maaring pumasok sa sugat at hindi yung rabies. Kaya usually nagbibigay tayo ng vaccine na anti-tetanus. Yes, may rabies din ang kalmot kapag may rabies ang aso o pusa. Kaya may rabies ang kalmot, hindi dahil ito sa kanilang kuko. Dahil ito kapag dinidilaan ng aso o pusa ang kanyang mga kamay. Hindi po kayang i-cure ng bawang ang rabies. Walang katotohanan ito. Sa buni o an-an baka pwede pa. Kailangan pa bang magpaturok ng para sa rabies pag nakagat o nakalmot ng aso? Itong sagot na ito ay fact or katotohanan lang. Kapag ang aso mo ay alaga mo, kilala mo, magulang nito, at saan galing, nasa bahay lang, hindi nakagat ng ibang aso o pusa sa labas, lalo na kung may rabies vaccine, ang sagot ay hindi. Most likely, walang rabies ang aso mo. Ang kailangan lang ay anti-tetanus vaccine,
para iwas infeksyon dahil sa sugat. Kapag doktor sa hayop o veterinaryo ang tatanungin at nakita o nasuri na healthy naman ang alagang aso, hindi na rin niya ito re-require. Pero walang masama kung duda ka at wala kang masyadong alam sa rabies virus at gusto mo ng peace of mind. Natural lang na kapag pumunta ka sa aming mga doktor ay isasuggest na magpaturok ng first dose then observe ang aso. Pag di namatay ang aso mo, no need to continue na. Pero may mga doktor din na magtatanong about sa aso kung alaga ba o paano nakagat, kung nauulol ba yung aso at naangat or nakagat dahil sa harutan. Yung iba anti-tetanus vaccine lang. Pag nag-insist yung pasyente, wala namang problema kung gusto niyang magpaturok para sa rabies. Kapag ang asong gala naman ang nakagat sa'yo o sa labas ng bahay ka nakagat at hindi mo ito aso, this is the time na dapat kang magpaturok para sa rabies at anti-tetanus. Pag namatay ang aso, kailangan kompletuhin ang shots. Kailangan ding madala ang aso sa RITM. Pinuputol ang ulo nito at sinusuri ng mga espesyalista for confirmatory. Inuulit ko po, ang mga nabanggit ko ay pawang katotohanan lang at base sa napag-aralan. Kaya rest in peace sa mga taong namatay ng rabies.